Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sama natin ang Panginoon sa pag-aalay ng misang ito upang sama natin siya ng lubusan, tayo naman ay magsisi sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim, sa kasinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo
sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking trunong puti at ang nakaluklok doon. Naparam ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong, sa patyo mo ay pumasok. Ang buo mong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Magsitayo na po ang lahat. Tamasa.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag ka nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayon din naman kapag ka nakita ninyong nangyayari na mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa at ang lupa. Ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoong Hesus Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga panahon pong ito, iniuukol ng simbahan ang ating mga pag-iisip at paningin sa uling pagtutuos na gagawin ng Panginoon. Marami pong pagtutuos. Merong pagtutuos sa lupang ito. Merong pagtutuos sa kabilang buhay. Meron pa rin pagtutuos sa katapusan ng panahon. Sa buhay na ito, ang pagtutuos maaari magkamali. Halimbawa po, alam nyo naman ngayon, hindi naman natatago. Nag-aaway ang ating vice presidente at ang presidente. Sinong tama? Sinong mali? Siyempre kayo, hahatol kayo. Mali si ganito ganon. Tama si ganito ganon. Ngunit maaari namang magkamali kayo. Kayo at ako pwedeng magkamali o pwedeng tama sa isang banda, mali sa isang banda. Dito po sa mundong ito, ang pagtutuos ay hindi malinaw at hindi laging totoo. Ngunit darating ang panahon, kayo at ako'y tatawagin ng Panginoon at haharap tayo sa Kanya, si Jesus Nazareno, na ating mahal na tagapagligtas, ay makakaharap natin bandang uli. Kayo at ako, haharap tayo sa ating maawaing Jesus Nazareno, tagapagligtas natin. At doon, hukuman tayo ng laging tama ayon sa ating ginawa. Tayo'y hatulan ayon sa ating ginawa dito sa lupa. Mabuti o masama, tayo'y umaasa ng ating Panginoon, ating minamahal, at ating pinagpapakita ng debosyon dito ay magpapakita naman ng kanyang awa sa atin. Kuminsan naman po, eto, bukod sa paghukom na yon, meron pa pong general judgment. Tayong lahat ay hukuman ng Diyos sa harap ng lahat ng mga tao. At doon, lilitaw na sa lahat kung anong tama, kung anong mali. Kung sinong nagkasala, sinong hindi nagkasala. Tayong lahat tatayo at makikilala tayo ng lahat, yung ating ginawa,
kung masama o mabuti. Kung tayo'y naging masama o naging mabuti, wala nang balat kayo, wala nang pagkukunwari. Hilingin natin sa Panginoon na maawa sa atin ngayon upang sa araw na iyon, mabilang tayo doon sa sinasabi sa unang pagbasa na nakasulat sa aklat ng buhay. Hari nawa, tayong lahat na deboto ni Jesus Nazareno, matagpuan natin ang ating sariling magkakasama sa oras at araw na iyon at tayo'y magkakasama magpasawalang hanggan. Mabuhay kayo, mabuhay tayo, kawan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, aawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang pananalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, may payag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, naming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oh,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, naganap, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krusay siyang pumawi sa kasalanan ng bagong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso, diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kaway na krus, ang sangkatauhan tumusin ni Jesus. Sa punong kaway nagkapuwang ang kamatayan, sa kaway na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kaway na naiig ang sumuway sa iyo, sa kaway na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong panalama kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Buong Jesus, namin mahal, iligtas mo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami magkikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Mariana ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak na si San Jose, kasama ng mga apostol at ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang mga magkakapatid, ating dasalin ang panalangin tinuro ni Jesus sa atin. Oh,
Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumaiyo rin. Bigay po niyo kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Yes.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpapakababa at ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa. Upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit. Na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo nang nasa gip ng banal na kaway na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay na, sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa mga kaluluwa. Ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga yumao ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob na po kami nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mapumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay na sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Yaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumao nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na lawa nila ang iyong katubusan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na may kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Oh.